Sa kabila nga po mga idol ng magandang ipinapakita ng Dallas Mavericks ngayong season, plano para naman ang kanilang front office na kumuha ng pangatlong superstar. Yan naman ang ating unang storya dito sa ating bagong video. Nasasamahan ko na rin ang balitang nasasayang lamang nga daw po si Stephen Curry sa Golden State Warriors ayon kay Stephen A. Smith at ang naging bakbakan ng Los Angeles Lakers kontra sa Atlanta Hawks. Kaya mga idol, tara! Halina't umpisahan na natin yan. Wins, 21 losses. Yan nga po ang kasalukuyang record ng Dallas Mavericks sa 7th pwesto sa West. Ibig sabihin, pasok pa rin naman sila sa play-in tournament picture kung sakasakali man. Pero sa kabila nga po niyan, hindi pa rin naman kontento dito ang kanilang prangkisa since medyo inconsistent pa rin naman ang performance ng kanilang team sa mga nakalipas na laro ngayong season sa pagkakapanalo lamang nila ng 4 beses sa kanilang huling 10 laban. Kaya upang makaangat pa sa standings at masigurado ang kanilang pwesto sa playoffs, binabalaka na nga po ng front office ng Dallas Mavericks na sumalin na rin naman sa mga teams na gagawa ng trade sa darating na Pebrero para makakuha sila ng pangatlong superstar na ipangtatandem kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Yes mga idol, gusto nga po nilang balansehin ang kanilang lineup at mangyayari ngayon kung makakabo sila ng bagong Big 3. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa usap-usapan ngayong nasasayang lamang nga daw po si Stephen Curry sa Golden State Warriors ayon kay Stephen A. Smith. Kahit man nga po mga idol, nag-average si Stephen Curry ng 27 points per game na may kasamang 5 assists, 4.2 rebounds, sobrang nahihirapan para naman ang Golden State Warriors na manalo sa kanilang mga laro at umabante sa West. Kaya hindi rin naman nga napigilan pa ng sikat na NBA analyst na si Stephen A. Smith na batikusi ng Golden State Warriors gayong sayang lamang ang talento ni Stephen Curry dito. Alam naman nga po ninyo na nasa prime years para naman si Curry ng kanyang karir sa NBA at ganito nga po mga taon dapat nakakakuha pa rin siya ng madaming panalo. Ngunit dahil nga sa pag-struggle ng ibang players ng Warriors, hindi nga ito nangyayari. Kaya upang hindi nga masayang ang pinakamahalagang taon ni Curry sa NBA, kailangan nga talaga ng Warriors na gumawa ng trade para makakuha ng mga bagong player na makakatulong sa kanya kaysa manatili lamang sa lineup o manlalaro na hindi rin naman gumagana sa kanilang lineup. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks. Sa kabila nga po mga idol ng pagtatamo ng injury ni LeBron James at Anthony Davis, inanunsyo pa rin naman nga ni Coach Darvin Ham na maglalaro pa rin si LeBron habang si Anthony Davis naman ay sit out. Sa naging laro nga po nila, kita ang kakulangan sa depensa at opensa ni Anthony Davis. Marami nga po dito ang umaasa na makakasabay sana ang Lakers, ngunit kabaliktaran nga po ang nangyari matapos silang tambakan ng Atlanta Hawks ni na DeJounte Murray at Trae Young. And speaking of DeJounte Murray mga idol, official na nga pong inanunsyo na inoffer na ng Lakers si D'Angelo Russell at Jalen Hood-Schifino sa Atlanta Hawks. Sa ngayon, sang-ayon at aprobado na rin naman nga ito sa Atlanta Hawks, ngunit kailangan nila ngang humanap ng isa pang team para maging successful ang kanilang gagawing trade. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.